Sa video na to, pag-uusapan natin kung paano lumakas dito sa Night Crows. So kung makikita nyo dito guys, halos 2 hits ko lang yung mga mobs dito sa Irtela Temple. Aba, tinira ako ito. Gumagawa lang ako ng video tapos papatayin mo ako. Loko talaga tong mga check 1 na to. Sige, patayin natin to. So Archer versus Swordsman yung nangyayari dito ngayon guys. Yan, nakatayo lang ako na tumitira-tira tapos siya hindi siya makadamage sa akin guys. Ang konti ng damage niya. So papatayin natin to. Feeling ko kayang-kaya natin to. Hindi ko nakikita yung health bar niya. Yun yung pangit. Hindi natin alam kung ilan na yung health niya. So yung sa atin naman nakikita natin medyo malaki pa yung health. Yun, namatay na guys. Namatay siya. Paano kaya kapag natalo tayo dun sa PvP kanina tapos umintro tayo ng paano lumakas sa Night Crows, no? So ito na guys, sasabihin ko na sa inyo yung sikreto kung paano lumakas dito sa Night Crows. Ang una nyong gagawin, kapag free to play player kayo, mag-ipon lang kayo ng mga items, yung mga napupulot dito sa mga mobs para pwede nating ibenta sa exchange. Yun yung bibilhin naman ng mga spenders. So yung may mga diamonds, bibilin nila yun dun sa exchange. Ginagamit kasi nila yun guys na pangpalakas ng characters nila, yung parang codex. Collect yung tawag naman dito sa Night Crows. So bakit nga ba kumikita ako dun sa mga bagong NFT games? Let's go! Pero sa mga tinatamad naman na gumawa ng paghunt ng item sa mga mobs tapos i-exchange, ganito gawin nyo guys. Punta lang kayo dito tapos bilhin nyo lahat yung mga gusto nyong bilhin dyan, lalo na yung mga summon katulad nito. So magsusummon lang tayo dito. Papakita ko nga pala sa inyo guys kung ano yung laman ng mga summon. Magsusummon tayo dito ng 1,000 na scroll. At titignan natin kung makakakuha tayo ng legendary na mount. Yung tip ko nga pala sa inyo, kung gusto nyong mag-top up dito, i-priority nyo yung mount guys. Kasi ang ganda nung effect at mga stats ng mount dito. So yung attack speed pa lang, sobrang OP na nun. So kaya yun yung advice ko, i-prioritize nyo yung mga mount kaysa dun sa weapon or sa glider. Mas okay kapag yung mount yung i-prioritize nyo muna dito. Kaya yun naman yung ginagawa ko ngayon. So buksan ko lang lahat ng mga summon natin dito guys. Kahit hindi ako masyadong magsalita. Makikita nyo naman guys yung mga lalabas para alam nyo din yung probability ng blue or purple na mount or legendary kung makakuha man tayo ng legendary dito. So panoorin nyo lang guys. Or ikakat ko na lang sa video yung mga walang kwentang summon, basta ibubuksan natin lahat to. Tapos bibili pa tayo mamaya ng madami pang summon para umabot ng 1,000. Para makita nyo kung ano yung mga pinagbibigay ng mga summon na to, kung sulit ba yung pera nyo or hindi. Katulad na lang ng mga nasusummon ko ngayon sa mga walang kwenta, mga puti, green, yan lang. Yan yung pinakamadaming nasummon natin dito. Yung maganda lang dito, pwede natin i-combine yung mga green at pwede silang maging blue na mount. Yan, bubuksan ko din mamaya yung mga weapons. Tapos bibili pa ako ng mga weapon scroll para makita nyo kung ano yung lumalabas dun sa gacha niya. Ayun, meron na din tayong pula na card. Tingnan natin kung anong laman nito. Tingnan natin kung anong laman nito guys. So yan, open na. Tingnan natin kung maganda-gandang mount ba to. Yan, medyo may thrill ito kasi ang tagal niyang magbukas. Sana legendary. Ay, ube. Pero pwede na rin to guys. So yan, nakakuha tayo ng ube na mount. Pwede na din yan. Medyo mabilis-bilis na yung attack speed natin kapag na-equip natin yan. Yan, tingnan nyo guys kung gaano kabilis yung attack speed niya nung na-equip natin. Yan, tingnan nyo guys kung gaano kabilis or bibilis yung attack speed niya. Confirm lang natin to. Pag change natin yan, purple na mount pa rin naman yung lalabas. Pero okay na yan para hindi sayang yung diamond. Yan yung attack speed niya guys, 122%. Grabe.
Sobrang ganda nito, equip natin. Tapos ipapakita ko guys yung effect niya dun sa character. Kung gaano siya kabilis umatake ngayon. I-equip ko lang siya sa style change para yun yung nakikita kapag ano. Nagmamount tayo. Yan. Okay, close natin. Punta tayo dito. Papakita ko sa inyo guys yung attack speed ng character. Ah, pakita ko muna yung ano. Yun. Oh, di ba? Ang bilis. Bilis na niyang umatake, hindi katulad kanina. Yan, oh, ganyan na siya kabilis. Papakita ko naman yung mount. Tapos mamaya guys, stay pala kayo dito sa video na to kasi papakita ko din sa inyo kung paano kumuha ng purple na weapon. So bibilin din natin yung purple na weapon. Tapos ipapakita ko sa inyo kung paano nyo i-re-roll yun para umayon dun sa class nyo. At pwede nyong magamit para maging purple na yung dala-dala nyong weapon. So ayun guys, binuksan ko na lahat ng scroll. Tapos mga pangit naman yung mga nakuha ko. Ito lang, may nakuha lang tayong Ember of Grace. So ang gagawin ko dito, since tough ito at hindi natin pwedeng gamitin, i-re-roll lang natin to. So kiklik lang natin yung change. So ayan, change. Tapos piliin natin yung class natin. Yan, bow. Tapos, ko-confirm lang natin yan. Change, 1,000 diamond lang naman yung magagastos natin doon. Tapos, magiging bow na siya. Random na purple na bow ang ibibigay sa atin. So, yun yung ano, maganda dito. Kasi kapag nakakuha kayo ng purple or legendary na ibang class, pwede nyo siyang palitan ng class nyo kapag nire-roll nyo. Tapos, sunod na gagawin natin, i-equip lang natin to. Tapos we're good. Makikipagbakbakan na tayo. So nga pala guys, kung may mga request kayo or kung may mga gusto kayong itanong, pasok lang kayo dun sa Telegram natin, Dalarin TV Community Telegram, nasa description box. Tapos yung Discord natin ilalagay ko din sa description box. Maraming mga naglalaro doon at pwede nila kayong tulungan sa mga tanong nyo or pwede nilang sagutin yung mga tanong nyo. Mababait yung mga kaibigan natin sa Telegram at sa Discord and willing silang tumulong. Tapos yung mga gusto namang samahan ako dito, East 103 Bishop yung server natin. Bali, ito nga pala yung nangyari dun kanina. So, dun sa intro natin parang pinagmukha ako na ako yung inatake. Pero makikita nyo dito guys, yung totoo pinagpapatay ko lahat sila dito sa map na to para lang magkaroon tayo ng magandang storyline dun sa intro. So meron namang bumalik, ito yung bumalik siya, tapos yun, gumanti siya sa atin. Pero ang dami kong pinatay dito guys, makikita nyo lahat yung mga espada na may color red dyan, yung parang cross yan, pinatay ko lahat yung mga yan. Pero ginawa ko lang yan para dun sa intro na yun, naghahanap lang ako ng magandang storya sa intro. Pero syempre sa normal na araw hindi ko naman ginagawa yan guys. Ngayon ko lang ginawa to, yung pumatay-patay ng kung sino-sinong karakter dyan. So ano pa bang pwede nating pag-usapan? Yung mga ano pala, mga gusto ng tips, ng tricks, or kung ano yung mga gusto nyong i-prioritize dun sa mga top ups nyo, pwede kayong magtanong dun sa Telegram guys. Or kung gusto nyo mag-request, gagawa natin ng video. Pero feeling ko yun lang naman yung mga kailangan nyong gawin dito. Quest lang sa una, tapos mag-dungeon na kayo sa susunod. Sobrang dali lang naman. Parang mga ano lang game na Mir 4, Mir M, or ROM. Katulad din ito ng ROM eh. Kamukha ng ROM to. So parang ganun din. Sobrang easy lang naman ng game na to. Dun sa gacha niya naman guys, kung gusto nyong mag-summon or tumalpak or mag-top up dito, ngayon pa lang dinidiscourage ko na kayong gawin yun kasi sobrang pangit nung gacha nito. So sobrang madalang lang talaga yung mga makukuha nyo na purple item or legendary item. Mahirap kunin yung mga yun guys. Hintayin nyo na lang yung mga upgraded na summon cards. So may mga iba-ibang kulay kasi yung mga upgraded na summon cards.
Ilalabas din nila yan. Or feeling ko na ilabas na nila kasi may mga naisummon na din ako na ganung klaseng card. So yun yung bilin nyo. Mas malaki yung chance niya na makakuha kayo ng mas mataas na rarity. So yun yung hintayin nyo guys. Yung mga ganung klaseng offer nila dito. Usually lumalabas yung mga offers nila kapag nagle-level up kayo. So baka lalabas din yung mga yun guys, yung mga ganung klaseng summons, yung iba yung color. Tapos ano pa ba, yung mga nagtatanong kung magkano yung nagastos ko dito sa character na to, hindi ko siya pwedeng i-disclose dito guys. Mas maganda kapag ano, i-check nyo na lang dun sa Facebook live ko kanina. So yung Nightcrows Live 2 or Day 2 pala, Nightcrows Live Day 2. Meron siya sa Facebook, Dalarin TV, or Dalarin lang pala yung Facebook page ko. Follow nyo yun, tapos panoorin nyo kung magkano yung nagastos ko doon. Kasi mula day 1 hanggang day 2, nag-live ako, tapos nakikita ng mga nanonood kung magkano yung ginagastos ko. So kung gusto nyong makita yun, check nyo na lang doon sa Facebook page ko. Bale yun lang guys, kung may mga nakalimutan man akong nasabi or pag may mga mali man akong nasabi, comment nyo na lang dyan guys. And maraming salamat sa mga nanood, sa mga umabot dito sa dulo ng video. At kapag bago pa lang kayo sa channel, huwag niyong kalimutan i-click yung subscribe button. Click niyo na din yung notification bell. Set niyo yan sa all para every time na meron tayong bagong ganitong klaseng mga content. Mga play to earn game, NFT game, crypto content, tokens. Mano-notify kayo. Yun lang guys. Maraming salamat. Bye-bye. Disclaimer, this content is for education and entertainment purposes only. Dalarin TV does not provide investment advice. The information is being presented without consideration of the investment objectives, risk tolerance, or financial circumstances of any specific investor and might not be suitable for all investors. Past performance is not indicative of future results. All investing involves risk, including the possible loss of principal. Some videos have benefactors. Always do your own research. Never invest more than you are willing to lose.